ngayong panahon ng tag-init, isang kalaban ang sinasagupa ng mga onion farmers sa Nueva. Ayon sa kanila, sinisira nito ang pinaghirapan nilang pananim. Dahilan kaya halos wala nang matira at mapakinabangan pa sa mga ani nilang sibuyas. Ano nga ba itong kinakatakutan ngayon ng mga onion farmers? Ngayong araw, inabutan naming nagmamadali si Mang Rufino papunta sa kanyang sakahan. Nabalitaan kasi nilang pinipeste na ang kanilang mga pananim na sibuyas at nang buksan ang mga dahon ng sibuyas. Tama ang kanyang hinala. Unti-unti na ngang pinapapak ng mga armyworm o mas kilala sa tawag na harabas ang loob ng kanyang mga pananim. Kaya po Epo, karami nilo. Ito. Ang mga namumuting dahon ng sibuyas, senyales raw na nauubos na ito ng mga harabas. Kanya-kanya silang dahon, tapos mangingitlog uli. Pagka nauubos niya, ililipat uli sa kabila. Sa pag-asang may maisalba pa, humingi ng tulong si Mang Rufino para agad na maani ang kanyang mga pananim. Ito po, inagaw namin sa uod at wala pa nga sabon eh. Pero dahil unti-unti na itong inuubos ng uod, napilitan na silang mag-ani. Magsi-70 pa lang eh, diyas eh. Pinunot na namin, gawa ng sinisira na ng harabas. Ayon sa pag-aaral ng National Crop Protection Center, kasagsagan ng El Nino noong 2016, nang unang magkaroon ng onion army worm o harabas outbreak sa Pilipinas. Unang tinamaan nito ang probinsya ng Nueva Ecija, na kilala rin bilang onion capital ng bansa. Pinaniniwala ang galing ito sa bansang China, Japan at Korea na nadala ng hangin papuntang Pilipinas. Ang mga harabas, mas nabubuhay at dumarami raw tuwing tag-init. Kung tutuusin, taon-taon ang problema ng mga kagaya ni Mang Rufino, ang problema ng harabas. Pero ngayong taon daw ang pinakamalalang pamimeste sa kanilang mga sakahan. Sinubukan na rin daw nilang gumamit ng iba't ibang klase ng pesticide. Pero ang inaasahan nilang pangontra sana sa mga harabas, hindi raw epektibo. Hindi ko po alam, dahil marami na pong gamot na ginamit dyan, hindi namin mapatay eh. Umabot ng 70,000 pesos ang pinuhunan ni Mang Rufino sa kanyang mga pananim na sibuyas, kasama na ang gaso sa paggamit ng pesticide. Pero ngayon pa lang, alam na niyang wala na siyang kikitain. 70,000 na yun. Madadagdagan uli ng mga 10,000 siguro sa gitas, buriki at saka yung taong upahan, pati yung mag-aakot. Kaya yung sa akin yun, baka hindi pa umabot na 100,000 yan. Aakot ko pa po yan sa Jimmy. Dahil sa nangyari, wala na raw magawa si Mang Rufino, kundi maghintay ng susunod na anihan para subukang makabawi. Pakahirap magsibuyas. Tapos minsan lang sa isang taon yan. Kaya nga po pagyari ng sibuyas, salamat ka kung may pambili ka ng bigas. Bago lumubog ang araw, naabutan din naming isa-isang pinupulot ni Mang Ed ang mga harabas sa kanyang mga pananim. Ito raw kasi ang oras na mas lumalabas ang mga harabas na nagtatago sa bawat dahon ng sibuyas. Pinuputpod na po yung mga sibuyas eh. At wala na po kami maisip na paraan na mai-spray. Kaya po ang ginagawa po namin ay minamano-mano na lang po yung pagkuha dun sa uod. At para masigurong hindi na kumalat sa iba pang pananim ang mga nahuling peste. Ganito po ang ginagawa namin. Pagka yun ang nabibitas na kukuha na ho namin, sinusunog na ho namin lahat para hindi na ho kumalat. Mas mainam po yan, talagang sunugin na lang po. Kinabukasan, dalawang bata ang naabutan namin sa sakahan ng sibuyas. Ang magkaibigan na TJ, 11 taong gulang. At BJ, 6 taong gulang. Bit-bit ang kanilang mga timba. Matyagang sinusuyo ni TJ ang bukid upang bungkalin ang mga natirang sibuyas. Habang si BJ naman, kinakapa ang mga itinapon na dahon ng sibuyas. Nagbabaka sakaling may makikita siyang bunga sa ilalim nito. Nang mga lahati na ang dala nilang mga timba, na pagdesisyonan ng magkaibigan na umuwi. Ibibenta raw nila ito sa mas mababang halaga. Para po pangbaon-baon po namin. Bili-bili po ng bigas, tas ko ng ulam.
Sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 18 hektaryang onion plantation sa bansa ang napisala ng harabas ngayong taon. 2,400 hectares naman ang partially damaged at may pag-asa pang maka-recover. Isa raw sa mga alternatibong paraan ay ang paglalagay ng mga sibuya sa isang cold storage facility. Sa Bungabon, Nueva Ecija, dalawang cold storage facility ang ipatatayo ng lokal na pamahalaan para sa mga magsisibuyas. 250 pesos kada sako ang bayad sa loob ng 6 na buwan. May options sila to store muna yung mga produce nila kaysa ibenta nila dun sa mababang price nga na yun. Pero sa kasalukuyan, puno na ang cold storage facility. Pipilitin po natin masiksi. Pag po sumobra naman, yung quality po ng sibuyas, baka makuhan po yun sa magsiksikan, hindi na po kaya ng lambing. Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng Bungabon ng ayuda para sa mga apektadong onion farmers. Ayon sa SINAG, bukod sa assistance na ibinibigay ng pamahalaan, mahalaga na magkaroon ng Onion Research Center sa Pilipinas. Kasi for development and progress ito. Yun ang katotohanan to. Para hindi tayo manatili sa dating teknolohiya. Minsan ang inihain sa Kongreso ang House Bill number 1379 o ang pagtatatag ng Philippine Onion Research Institute. Layunin itong mapataas ang produksyon ng sibuyas sa bansa, pagtatayo at operasyon ng isang Central Experiment Station kung saan gagawin ang mga pag-aaral para maparami ang supply ng sibuyas sa bansa. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito. Meron ho tayo sir tinatawag na insect resistance. Gusto po sana namin i-encourage yung integrated pest management. At saka sir, yung Philippine Good Agricultural Practice. Kung saan yung sanitation, yung tamang pagtatanim, calendar ng planting, at timpong maplano. Kailangan mag-adjust. Mag-adjust sa mga farmers. At kailangan yes, mag-adjust din lalong-lalo na ang gobyerno din. Yes, definitely. Kung meron po sana tayong sustainable na budget para sa pest management, sa biosecurity, and of course, yung ating pong support sa ating mga agricultural extension. Malaki na ang perwisyo ng pesteng harabas sa mga maliliit na magsasaka sa bansa. Kailangan-kailangan daw nila ang tulong at suporta ngayon. Hindi po namin alam kung tutulungan po kami ng gobyerno sa ganito pong problema po namin sa aming mga pananim. Para muli silang makabawi at muli silang makabangon. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.